Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rina, tambalanista for the past 15 years. Una ko palang mapakinggan si Nicole, na-hook na ako sa ganda ng boses niya. Ay, syempre naman, 15 years ago, ang boses ko maganda pa talaga. Ngayon, walay na eh. Oo naman, ano ka boses niyang si Juris? Ay, nako, sabi ko sa inyo, ma-inlove po talaga kayo. Char! Nang mapakinggan ko naman si Chuper, naging suki na rin ako ng tambalan. Nakaabang na ako sa inyo tuwing umaga at malungkot ako kapag weekend kasi wala naman kayo sa ere. Gumaganda kasi ang mood ko kapag nakikinig ako sa inyo. Kaya naman ngayong kailangan ko ng payo, kayo agad ang naisip ko. Pangatlo ako sa anim na magkakapatid. Engineer ang tatay ko kaya may kaya kami nung bata pa ako. Nakatira kami sa isang village sa Maynila pero dumaan kami sa matinding krisis kaya napauwi kami ng probinsya. Hindi kalaunan, nag-resign na din si Papa sa trabaho niya sa Maynila at sumunod sa amin. Yung konting pera ni Papa na mismanaged kaya naubos din. Natuto kasing magbisyo ang nanay ko. Nalulong si nanay sa sugal, sabong at alak. Walang trabaho ang parehong magulang namin at apat kaming sabay-sabay na nag-aaral kaya matinding struggle talaga. I took up BS Accountancy pero after a year at the age of 18, nabuntis ako. I ended up being a single mom to 2 kids. I decided to work abroad and until now, OFW pa din. Aside from my kids, I also support my parents financially. Kapag may sumobra, tinutulungan ko din ang mga kapatid ko. Last year, inatake si Papa sa puso at tuluyan na kaming iniwan. Aminado akong Papa's girl kaya sagad sa buto yung pagdadalamhati ko. Ang masakit, nagluluksa na nga ako. Pinoproblema ko pa si Mama. Nalulong si Mama at yung dalawang kuya ko sa sabong. Nagkanda utang-utang sila para matustusan ang bisyong ito. Ang hindi ko maintindihan, wala naman silang negosyo o matinong trabaho, pero may nagpapautang sa kanila. May natatanggap na ngang pensyon si Mama dahil kay Papa, pero parang mas dumami pa ang utang niya. Dati kapag nalaman kong may utang sila, naaawa ako kaya binabayaran namin ang ibang kapatid ko. Pero lately, napuno na kami. Kahit hindi ko sinasadya, napagsalitaan ko ng masakit ang mga kuya ko. Matagal na din kaming hindi nag-uusap ni Mama dahil blinak ko siya. Galit tuloy sa akin ang mga kapatid ko dahil wala daw akong galang sa nanay namin. Tambalan, mahal ko naman ang pamilya ko, but I need to protect my mental health. I am already depressed. Isa pa, magka-college na yung panganay ko this year, kaya kailangan ko na mag-ipon. Maliba na unahin ko muna ang pangangailangan ng anak ko? Hanggang kailan ko po dapat problemahin ang pamilya ko? Nicole and Chris? Alam mo, pag naririnig ko yung background ng music na yan, bumabalik yung wish ko na sana marunong ako magpiano.
Kaya lang ibang organ yung inaral ko eh. Anong organ naman yan? The heart. Bamboo organ. Oo, ganyan. So anyways, Rina, naku, ito na naman yung ano, yung topic na debatable. Yung topic na ano, na very sensitive bilang tayo po ay nasa Pilipinas. Oo, kung saan very clannish yung mga tao, kung saan sama-sama together ang lahat. Diba? Ano tayo, sanay tayo sa na namumuhay kasama ang extended families. Correct. Diba? Diba? Lalo na lolo, yan, tito, pinsan, mga pamangkin. Diba? Yung kahit ikaw, porque ikaw yung nakaluluwag-luwag na tita, papaaralin mo yung mga anak ng kapatid mo. Ganyan. Yan yung setup natin. Yan yung setup natin na kapag hindi mo ginawa, ikaw na ang pinakamasama. Ganyan. So kami, wala kaming comment. Mamaya may magtampo sa amin eh. Mamaya, may masabi kaming hindi maganda, damdamin ng mga kakilala namin, di ba? Mahirap na. Oo. Tsaka may mga kamag-anak kaming ganyan din ang setup. Baka sabihin nila, sila yung pinag-uusapan natin. Correct. Kaya alam mo naman ang mga tao ngayon, napakababalat si Buyas. Di ba? Hindi naman mapuputi, pero feeling nila, ang ninipis na mga balat nila. Di ba? Kahit alam mo, nangangalyo na ang mga palad. Correct. Nangangalyo na ang talampakan. Sensitive pa rin. Sensitive skin pa rin. Akala mo, hindi tinamaan ng bunian an at hadhad. Yung mga nagmamasensitive pero ang kapal ng balakubak. Correct. Madami pong ganon. Kaya Rina, kahit napakahaba ng explanation mo kung gaano mo ka malang matambalan for the past 15 years, sorry, no comment. Charot. Ayaw. Ang hirap eh, 'di ba? Pero depende 'yan. Depende 'yan talaga sa ano, sa setup. Masaya naman talaga yung ano, yung if you are together a person with, who is family oriented. Na marami at marami. Yes. Masaya po ang ano, isang household na napakaraming tao. Correct. Isang napakagandang trait ng isang tao 'yun, 'di ba? Magandang ugali ng isang tao if that person is family oriented. Correct. Mahalaga ang pamilya sa kanya, 'di ba? Yung moment with this mother, with father, with siblings. Diba? Kasi sa ibang kultura, hindi naman ganun eh. Diba? Hindi natin sinasabi, hindi sila ano, magalang or family-oriented. Kaya lang, may parang may culture sila. Anong bansa na, yan? Baka pero baka mag-persona ng grata tayo. Uso pa naman yan ngayon. Wala pang ang pamasahay papunta doon. Diba? Hindi ka na nakarating. Diba? Mag-a-apply pa lang ako ng visa. Nakatimbre na. Ito yung nagsabi sa radyo ng ganito yung bansa natin. Yung kultura natin, wale. Walang paggalang sa mga magulang. Hindi family oriented. Ganun. Kaya lang yung, 'di ba, alam naman natin may mga kultura na kapag dumating sila sa edad na 18, talagang ano, may sarili na silang buhay. Tayo hindi. Magsasama-sama kahit anong edad. Bata, matanda, 'di ba? 40, 50, 70, kahit na 90, magkakasama pa rin tayo eh. Sa kanila hinihiwalay na dinadala sa home for the aged. 'Di ba? Kasama lang natin kapag hanggang 17 years old, ganun sa iba. Tayo dito sama-sama anuman ang edad mo. Totoo 'yan. 'Di ba? Diba? So mahalaga sa atin kasi masaya naman eh. Masayang sama-sama ang pamilya. Kaya lang toxic din 'yan, ha. Merong kaakibat, may disadvantage toxic, din. Toxic culture din siya in a way. Kasi nga katulad nitong nangyayari kay Rina, 'di ba? Paano niya naman ibibigay yung kanyang full self, yung kanyang buong lahat-lahat sa kanyang pamilyang binuo rin, 'di ba? Kung for the longest time, 'di ba? Sa kanya nakaasa. Lalo na dito sa sitwasyon ni Rina, wag na tayong pumunta sa ibang mga sitwasyon kasi iba-iba 'yan eh, 'di ba? Iba-iba naman talaga. Kumbaga, totoo, dapat mahalin mo pa rin ang mga magulang mo. Wag nating kalimutan yung mga kapatid natin. Totoo naman 'yon. Kanya-kanyang setup, 'di ba? Wala tayong hindi natin i-judge 'yan. Pero syempre, lagi natin tatandaan pag nagkaroon kaya ito yung gusto kong talagang i-instill eh, sa sarili ko na kailangan makapag-ipon ako kahit papaano para sa sarili ko, sa retirement ko. Kasi alam ko, at gusto ko actually, na magkaroon ng sariling pamilya, yung dalawa kong anak. Kasi malulungkot ako pag hindi sila nagkaroon ng sariling pamilya. Pero kung hindi, at gusto sama-sama kami together, wala naman, masaya din naman yun. Pero mas gusto ko na mag-ano sila, humayot magpakarami. Ikalat ang aming apelido, ikalat ang aming magandang lahi. Charot.
gusto ko ganun. Oh. Kaya ngayon pa lang nagpe-prepare na ako. Hindi ko sinasabing marami akong ipon na, pero yung puso ko, hinahanda ako sa posibilidad na iiwan ako. At kung hindi niya ako ma-sustain yung mga kaartehan ko, yung mga needs ko, kailangan kong intindihin yun. Kasi what if may mapakasalan siyang mahirap pa sa daga? What if ang pakasalan niya, lumayo sila na malayo na hindi niya na ako kayang alagaan. Kailangan kong tanggapin yun. Yun lang yung parang para sa mga magulang. Dapat medyo aware tayo dyan. Kasi kung hindi, kawawa din yung mga umaasa. Mm-hmm. Kawawa din talaga. So, yun. So, again, kanya-kanya po talaga yan. Kung titingnan natin dito sa yung kwento lang ni Rina, dun sa part nung kay Rina, alam mo kung bakit mabigat sa kalooban niya? Kasi mahal niya yung magulang niya. Mm-hmm. Diba? Parang yung sinasabi natin, partner, mahal kasi natin yung mga parents natin na kapag ka may hindi tayong ginawa para sa kanila, tayo din mismo nagdadamdam . Nakukonsensya tayo, diba? Nakukonsensya tayo, kaya parang ang bigat. Yung parang, ba't ganun? Parang feeling ko naman tama, kasi kung tutusin mo naman si Rina, medyo tama din kasi binibisyo ng kuya, binibisyo ng nanay, diba? Kung tutusin, tama din naman talaga si Rina . Wag naman sana. Kaya lang, dahil mahal niya, parang may mali. May ganun . Filipino trait nga siya. Na tayo, very clannish, family oriented. Kaya minsan kahit mali, sinusuport na lang natin. Dun sa kasi part mo, natin. Oo, dun sa part na yan, Rina, sa tingin ko mali kasi talaga sila . Na binubuhos nila sa mali yung perang pinaghirapan mo. Na sanang perang para sa sarili mo mga kids. Wala ka pang asawa, single mom ka pa, sa'yo pa nakaasa. May mali talaga dun sa part na yon. Lang talaga, sadyang mahal mo sila, kaya parang ang bigat sa kalooban. Correct, kaya correct. Sabi ko nga sa'yo, wala kaming comment, kinikwento lang namin yung kwento mo. Wala kaming maibigay. Pinapaikot-ikot na lang, ganun. Ikot-ikot lang hanggang matapos, hanggang umabot ng 9:39, diba? Kasi mahirap talaga . Pero gets kita. Pero para sa akin, tama naman na marunong kang humindi. Kasi sometimes, when you don't say no, when you always say yes, kung okay lang lahat, people abuse you . Totoo yun, inaabuso ka. Bakit? Partner, tayo na lang . Kapag bakit for a while, lagi tayong inuutangan kahit hindi tayo binabayaran? Kasi oo lang tayo ng oo. Pero sige na isang araw, correct. Sige. Nung isang araw na marunong na tayong maghindi, hindi ba't hindi na kasing dami? Diba? Meron pa rin, pero hindi na kasing dami kasi humihindi na tayo. Kasi pwedeng humindi. Hindi masamang humindi at hindi ka masamang tao kapag ka humindi ka. Agree. Kaya sa side ni Rina, hindi ka na muna ngayon. Oo. So, no muna. Sa kanila pag wala. Time. Correct, di ba? Sa kanila lang siguro kapag ka hindi na kayo nagbibisyo or talagang miss na miss yun ako at yung mga ganun. Let them also learn their lesson. Next time na lang, pwede naman yun. Oo, ganun. Di ba? Relatable itong ganitong klase ng topic kasi nga nasa Pilipinas tayo mga kaibigan. And uso sa atin, buzzword sa Pilipinas ang salita ang breadwinner. Totoo yan. Diba? So, in this case... Actually, ang mga breadwinner, umaalma na talaga sila. Sa totoo lang. Diba? Bukang bibig na maraming tao yan, ang tinatawag na breadwinner. Mm-hmm. So, in this case, you are the breadwinner. Yes. Pero hindi naman natin sinasabi na kapag breadwinner ka, yung role na yan, yung function mo as a breadwinner is forever. Mm-hmm. Hindi pwedeng ganun. Correct. Mag-set ka rin ng timeline hanggang kailan mo kayang tumulong. Yes. Diba? Oo, nangangailangan sila pero syempre may pangangailangan ka rin. Mm-hmm. Diba? At minsan may mga pagkakataon na kailangan mong mas unahin tugon ang pangangailangan mo. Totoo. Diba? Yung kasabihan, you cannot drink from an empty cup. You cannot pour what you don't have. You cannot give what you don't receive. Naghalo-halo na po yung mga quotation, mga kabisyo. Ang hirap. Diba? Mahirap mag-pour mahirap. You cannot drink from an empty cup. Isipin mo, di ba, umiinom ka pero walang laman. Ganon yung kasabihan. Ganon, di ba? Hindi ka pwede magbigay ng pagmamahal kung ikaw mismo wala ka ng pagmamahal yun, sa sarili mo. Ganon, parang ganon. Ganon kasabihan, di ba? So kung alam mong empty ka na, paano ka pa makakatulong? Kung tuyot ka na, paano ka pa didilig? Di ba? Diba? Kasi totoo. Ikaw mismo tuyot ka. Correct. So sorry this na po time, sa mga tigang na tinamaan. Baka ibang tigang po yung pagkakain din nyo. Hindi, tigang ang wallet. Yun naman ang pinag-iusapan natin, tigang sa budget. So kailangan, punan mo ulit ang sarili mo. Mm-hmm. Diba kasi pag hindi mo pinunan ang sarili mo this time, pag hindi mo na inasikaso yung sarili mo sa mga pagkakataong ito at inuna mo lagi ang mga taong umaasa sa'yo, yeah, pare-pareho kayong malulugmok. Mm-hmm.
Diba? So kailangan, sige, pagyamanin ko ulit ang sarili ko. Diba? Mag-ipon muna uli ako. Matuto ako ng mga bagong skills. Kailangan ma-discover ko yung mga bagay na makakatulong sa akin. And then pag may sobra, that's the time that you will help them again. Yes. Diba? Hindi naman sinasabi na hindi ko itatakwil ko na ang pamilya ko. Hindi ko na sila tutulungan. Pwede kang mag-say no this time. Diba? Pwede sabihin, better luck next time. Diba? Next time ulit ako tutulong sa inyo. Kailangan ko munang asikasuhin ang sarili ko. They will understand because they are your family. Correct. Magugulat sila na mawawalan sila ng suporta, di ba? Matitigil muna pero matututo sila mag-isip, di ba? Na kumayo ng sarili nila. And they, again, they will understand because they are your family. Alam mo, partner, you are their family as well. Sa totoo lang, kapag ka, halimbawa, ikaw ay isang magulang, tapos nakita mo na yung mga anak mo ay mabuting magulang sa kanilang mga anak. Mm-mm. Ano yan eh, paraan lang din yan para ipaalala sa'yo na napalaki mo ng tama yung ano yung yung anak, diba? Correct. So kung halimbawa yung anak mo nakita mo na hindi ka nabibigyan ng budget kasi kulang na talaga kasi may dalawang anak na pinapakain, diba? Kahit masakit isipin pero in a way kung titingnan mo, diba, POV nga, mindset, in a way it's also good kasi nagiging mabuting magulang ka at dapat ganun, 'di ba? Tuturuan natin sila na maging mabuting magulang. Mm-hmm. 'Di ba? Yung ganun. So, okay lang 'yan, Rina. Masakit lang talaga sa kalooban, pero lagi naman nating sinasabi at lagi naman nangyayari sa mga pelikulang mga Pilipino, nagkakabati-bati din po ang lahat after 3 seasons, 'di ba? So, baka hindi pa kasi panahon ngayon, 'di ba? Pag yun yung season 4 'yan, may panibagong storya uli kayo. Yes. May reunion na kayo, bati-bati. Oh. 'Di ba matatanggap na nila? At magugulat ka, meron na silang magandang buhay din. Correct. Sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Tama. Kasi tuturuan mo din sila eh. Mga ganon. So kung meron tayong Filipino traits na ganyan, di ba? Magtiwala din po tayo sa mga script ng mga Pilipino sa mga pelikula, di ba? Na in the end, di ba, nagkakabati-bati din naman talaga ang lahat. Ganyan. Totoo yun. But we admire your heart. Kasi nandun yung puso mo na tumulong sa pamilya mo. Totoo. Diba? At mabuti yun. Katulad nga ng sinabi natin na kabisyo, di ba? Hindi lang siguro dahil, ewan ko, kung baka nga dahil Pilipino lang tayo. Pero it's, but of course, important issues talaga na suportahan pa rin natin ang ating mga magulang at mga kapatid, yes, di ba? Kasi, yes, di ba, lalong-lalo na kung meron kayong kwento mga paghihirap, di ba? At lalong-lalo na kung meron ka namang ekstrang pantulong, bakit naman din hindi? Di ba? Pero yun nga, dapat alam mo lang din kung kailan ka hihindi. Dapat alam mo yung hangganan mo. Yes. This time, malinaw nga yung hangganan mo kasi, di ba, yung pagtulong mo, nagiging bisyo nila eh. Di ba? Bisyo na humingi ng tulong at bisyong gumawa ng bisyo. Correct. Di ba? Na magsabong at, di ba, masok sa mga sugalan, bisyo rin ang mangutang ng mangutang. So hindi maganda yung dulo. Turuan mo silang kumayod ng ano, ng sarili nila. Turuan mo silang magsikap pa. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin noon kakalimutan mo na sila. Gusto mo lang silang turuan ng leksyon. Correct, ganun. Hindi naman ibig sabihin hindi nila mahal. Diba? Ganun. Learn to say no. True lalo ito lang halong eklabu. Ayan, sa lahat ng mga kabisyo natin na may ganyan ding klaseng kwento, huwag niyo na pong ikwento sa amin. Ang hirap po sagutin ng breadwinner issues. Kasi nga ano siya, highly debatable. Oo, dito sa Pilipinas, saka syempre. Masaya kasi na naman tumulog. Pag nakita mo, di ba, binigyan mo yung nanay mo ng pang-grocery. Masaya, masarap sa pakiramdam. Yes, masarap sa puso natin. At malungkot din sa pakiramdam kapag hindi mo sila nabigyan. Di ba? Kaya, ano siya, mahirap talaga tong topic na to. Kaya kung meron kayong kwentong hindi breadwinner, i-email nyo po kami. Iwasan na po natin yung topic na napakahirap po talaga. Pag breadwinner, kanya-kanya mo nang resolve ito ng yan, issue. Yan. Kasi tandaan, marami pong mga sasaktan, matatamaan, ang dami pong balat sibuyas. Ayan. Kabisyo, kung gusto niyo po kaming i-email, pwedeng-pwede. Gusto niyo i-share yung kwento na ninyo sa tambalan, go lang po ng go. Kung gusto niyo ma-podcast pa yan, malay mo, maisama pa sa podcast. Pwede niyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na nga di pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. May magandang ano, shinare sa atin si EJ Marcelo.
Ayan, sige nga. Oo, sabi niya, share ko lang yung nabasa ko recently sa Catechism of the Catholic Faith about the commandment honoring thy father and mother. Parents will not be the same for everyone. So tama. Iba-iba po talaga ang mga magulang. Iba-ibang sitwasyon, 'di ba? Ano yung lagi mo sinasabi? There is no Ano yung sinasabi mo, partner? There's no way to break somebody's heart. Ano yun? Hindi namin lagi mong sinasabi na hindi pare-parehas, pero maganda English. There's no such thing as one size fits all. Pero parang mas maganda nun dati. Ano ba yun? Parang ganun. So, parents will not be the same for everyone. We recognize for some parents to give them what they ask would help them. Other parents naman, to give them what they ask would hurt them. Just because all of us are called to honor our father and our mother doesn't mean we're all called to take the same action. Ang pagtikis para sa ikabubuti nila is a way of honoring them too. So hindi ka masama kung hindi ka tutulong. Yun, sa madaling salita. Hindi ka masama kung hihindi ka sa mga request nila minsan. Kasi minsan kailangan mo ding asikasuhin yung sarili mo eh. At yun yung ano, yun yung dapat ta. 'Di ba? Ano may explain ng tambalan? Tingnan mo sa eroplano. Hindi ka pag nagkaroon ng emergency sa eroplano, hindi ka pwedeng tumulong sa iba hanggat hindi mo unahin ang sarili mo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ibigay yung ano ba yung oxygen mo sa iba. Ganun ba 'yung sinasabi? Oo, yung ano. Na-explain natin 'yan. Ano 'yan? 'Di ba? Yung pagka sumakay ka, correct. Pag sumakay ka sa eroplano at nagkaroon ng emergency, bago mo tulungan yung ibang tao, siguraduhin mo na may oxygen supply ka muna. Yun. So hindi mo pwedeng bigyan ng oxygen supply yung isang tao or tutulungan mo siya nang ikaw mismo wala kang oxygen. That's a perfect example of yung mga pagod na pagod na sa kanilang pagiging breadwinner. Oo, 'di ba? Na parang syempre kailangan ko ring huminga. Syempre kailangan ko ring enjoy yung fruits of my labor kasi in order for me to be able to share, dapat ako mismo puno. Mga ganon. Ako, usapang breadwinner talaga. Daming relate dito for sure. Minsan, ano talaga eh, nakakagulo yan, nakakagulo. Depende sa kulturang pinanggalingan mo. Na parang, ako nga, pinag-aral ako ng ano, ng tita ko. Diba? Bakit ako hindi tumulong sa ano, sa pamangkin ko? Diba? Or sa anak niya. Minsan ganun, pasa-pasa tayo ng responsibilities. Kaya nagkakaroon tayo ng utang na loob. Diba? Napipilitan tayong suklian yung mga bagay na itinulong sa atin ng mga kamag-anak natin. To the point na minsan kahit wala na tayo, ibibigay pa rin natin sa kanila. May advantage at mayroong disadvantage. Totoo yun. Si Melvin nag-message, sabi niya, it's not the child's obligation to help his or her family. It's a privilege. May ganun din. So, hindi pwedeng isumbat ito ng mga taong humihingi ng tulong. Panganay ka pa namang kapatid, wala kang maitulong sa pamilyang ito. Mga ganun. So, it's not your obligation. Sabihin mo, it's not my obligation to help you. It's diba? Only a privilege. Yan. Ganunin mo para tumigil sa Englishin mo para tumigil sila. Minsan may ganun eh, no? Na porke panganay, tapos sa ibang bansa ka. Itawag mo kaya ito yung pang-enroll ni Nene. Diba? Hingan mo nga ng ganito, ganyan. Correct. Pasabihin mo, magpadala nga ng sapatos kasi magsisimula ng ano, mag-start yung klase next week. Ganon. Diba? Ganon tayo. Diba? Ayun, nasira yung bubong natin. Tawagan mo nga si Kuya sa Australia. Tawagan correct. Mo nga si diba? sa Hong Kong at pagawa ito. Pasagot na nga sa kanya kasi gusto nating yung pamangkin na isa, magpipit birthday. Yan. Pasagot mo dun sa kuya mo nasa Australia. May ganon. So, yan. It's not an obligation. Sabi naman, ganon din ang sabi ni Rogelio Pagdaganan Claro Jr., si JR. Good morning. Ang lahat ay may hangganan, Rina. Lahat ay aayon sa tamang panahon. Helping the parents is not a responsibility. Sometimes it's a choice. Ah? Yes. Ganon ninyo po, mga kabisyo, para tumigil sila. Maghandahan ng caption. Englishin nyo po na tumigil.
Si Bryant Alexander Grimaldo ay nakatutok sa FB Live na hindi na kanina napakinggan sa YouTube. Ano ba yan? Ang dami namin sinabi kanina. So lahat ng platform, sa radio binati ka namin, sa FB binati ka namin, sa YouTube binati ka namin. Tapos hanggang ngayon wala ka pa rin time idala yung pasalubong mo. Nakakahiya naman. Pasalamat ka, galing ka ng Australia, di ba? Ano bang ano? Umaasa kami na ipakanggaro ka. Kaya ano bang eksena niya? Gusto niya dumalaw? Oo, kaso kaya lang hindi na inabot. Tapos pa-Australia na siya ulit. Yes, two weeks ago. Gcash mo na lang. Ay, pwede rin, no? Kasi 2 weeks ago, pupunta sila dapat dito. Kaya alam, mga galing sila ng Bora daw. Eh, mga naka-shorts, Naka-bikini pa yung isa. Naka-two-piece pa nga yung isa. Puro buhangin pa yung paa. So, hindi pinapasok. Hindi sila tumuloy. Kasi hindi sila makakapasok. Eh, kaya lang, di na sila nakahanap ng oras. Babalik na ulit sila ng Australia. So, ibig sabihin na ito, may utang ka. Yun lang sa naman. Sa tambalan, ha? Yun lang naman. Oh, Bryant Alexander Grimaldo at si Arabel Grimaldo, ingat kayo ng pagbalik ng Australia. Bon voyage, have a safe flight. Yan. Pagbalik nyo, ha, doble na yung pasalubong para sa tambalan. Yes. Sabi ni Ana Escalar, sa true tambalan, yung kahit makaangat ka na, parang ilalagay na sa balikat mo lahat kasi daw ikaw naman ang meron. Heist, iba talaga ang kulturang Pilipino. Si Jenny Agsaulio ay nanonood from La Union. Si Rosana Del Rosario says, good morning, simula nang magpahinga ako sa paglalala move, natigil din ang pakikinig ko sa radio. It's nice na makapag-online ulit. Thank you po. Marvin John says, mahirap talaga pag pamilya ang toxic kasi mahal natin sila. Minsan, kahit alam natin na medyo may mali, natatabunan kasi ng pagmamahal. Kasi akala natin basta pagmamahal, tama na. Pero kagaya ng relasyon, hindi lahat ng pagmamahal ay tama. O, diba? May point. Lahat kayo may point, eh. Totoo. Lahat valid yung point, ta. Pero depende yan, depende kung paano mo gagamitin sa sitwasyon. Kasi pwede mo pa iralin yung pagmamahal. Pero pareho kayong wala na. Oo. Diba? Pwede rin yung utang na loob. Ay, di, kailangan kong tanawin yung utang na loob kasi tinulungan niya akong mag-aral. Eh. Diba? Depende kung paano mo gagamitin. Kaya lahat may point. Nagiging mali lang lahat ito kapag mali na yung paggamit. Sabi ni Maria Victoria Tikman, relate po ako, nakaipon lang ako nang nawala na po ang nanay ko. Sinabi ko sa sarili ko, I did my best. Okay. Parang yun na po yung nakasanayan ng pamilyang Pilipino, kaya ang daming single sa Pilipinas, sabi ni Princess Adaro. Sabi ni Julianne Alvarez, super late po ako sa kwento ngayon pero totoo yan. Parang lahat iaako sa'yo kapag nakaluwag-luwag ka at isang beses na hindi mo natulungan, ang daming masasabi sa'yo. Ayun. Matatansya mo yan, makakapa mo yan, you will learn along the way. Magigets mo naman na. Yan eh. Oo, na-realize mo, tama na. Diba? Or tapos mabibigyan ka rin ng mga araw na, ay sige, nakakaawa naman, tutulungan ko pa rin. May mga ganun. Matututo ka naman. You will learn. Sure. Hello kay Mira and Joel, always listening to our show, Radio and FB Live since 2016. Galing kay Sala Senorita Mai, Mira and Joel. Hello po. Salamat sa pagtutok. O siya, exit na po kami mga kabisyo. Salamat sa pagtutok sa amin. Thanks guys. Mamaya tabayan ninyo yung announcement ng ating fan scannerist. Scannerist! 500 pesos ang naghihintay sa kanya. Mali mo, ikaw na yun. Oo. Narinig ko tumunog yung buto ko nung gumanon ako. Yung ang ganda ng alahas mo, pero tumutunog yung buto mo. Yung lumalagotok yung buto mo. Thank you, Maya Tela Rosa. Fine jewelry. Salamat. Yes. Nadadala ng alahas. Oo, ang mga butong-butong tumutunog-tunog. Narinig ko talaga yung buto ko. Tsaka nadadala ng alahas sa mga problema sa buhay. Correct. Alam mo, totoo minsan, pag nakipag-usap ako, naiiya ako minsan na bawa, nakipag-usap ako, tapos biglang lalagatok ko yung mga buto ko.
ano ba yan? Hindi na. Kailangan mo ng, yung banat, ano, yung banat-banat yung mukha, pero yung buto, hindi na itago. Kailangan mo lang isa ng mga buto mo. Sa true. O siya, bye-bye po mga kabisyo. Fans, scandalous, later announcement. Bye-bye.